Magandang gabi po sa inyo lahat, Father Randy De Jesus, ang inyo pong kalakbay sa pananampalataya sa Paskong ito ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo humaharap sa isang pandemya. Muli po nating simulan ng isang bahaginan sa pamamagitan ng pakikinig sa pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya at sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. At sa ating pagdiriwang na ito, alam natin ito ay kaugnay din sa araw ng paggawa. Ngayon po ay unang araw ng Mayo. At sa atin po dito sa Pilipinas ay pinagdiriwang natin ang tinatawag na Labor Day. Bakit nga po ba kailangan nating bigyang pagpapahalaga ang bawat pagkilos at paggawa? Alam po ninyo, mayroong dalawang biyaya na dapat nating balik-balikan palagi sa buhay natin bilang tao. Ito po'y bahagi ng ating pagkakakilanlan at gayon din bahagi ng pagkakalikha sa atin ng Diyos. Una, yun po ang kakayahan natin na mag-isip. At yung kakayahan natin mag-isip, ay dapat nating ganapin sa larangan ng pag-iisip ng mga bagay na mabuti. Kaya nga, para maipahayag natin yung pagiging tao natin, dapat ang mga bagay na nasa isip natin at inaangat nating bigyang katuparan ay yung mga bagay na mabuti. Pangalawa, yung kakayahan natin na gumawa. At syempre po, hindi lang basta gumawa, kundi gumawa para sa mabuti. Gumawa ng mabuti. At gumawa para sa pangkalahatang kabutihan. Kaya po kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay upang sa gayon ay magdulot ng kabutihan sa mga tao na sa paligid natin, nakikita natin ang halaga ng bagay na ito. At kung titingnan po natin kung bakit natin dapat titingnan ang halaga ng bawat paggawang mabuti sapagkat ito ay nagkakaroon ng katuparan at kaganapan ng dahil sa Diyos. Ang lahat ng mabuti ay nanggaling sa Diyos. Kaya nga, sa tuwing ang isang halimbawa, isang manggagawa ay ginaganap niya ang kanyang bahagi, hindi lamang dahil sa kailangan niya kumita ng pera, kundi upang itaguyod ang kanyang pamilya. Ito ay karanasan na pagpapahalaga sa paggawa ng mabuti, bunga ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Lalo na po sa panahong ito, nakikita natin sa kabila ng maraming hamon na iniiwan at ibinibigay ng kasalukuyang pandemya, marami ang nagsisikap gumawa ng mabuti. Marami ang naghahangad na kumilos ng may kabutihan sa kapwa. Lalo na po yung mga tinatawag nating mga frontliners na kahit na nalalagay sa alanganin ng buhay o sa panganib dulot ng banta ng COVID-19, higit na nananaig ang paghahangad ng mabuti at pagmamalasakit, lalo na sa mga kapatid natin na nahihirapan, nagdurusa, at kasalukuyang naaapektuhan ng ganitong klaseng pandemya. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang bawat araw ay laging pagpapahayag ng biyayang ito ng kakayahang mag-isip ng mabuti at gumawa ng mga bagay na mabuti. Kaya po, napakahalaga lalo na po sa pagkilala natin sa kabutihan ng mga tao
ay yung magawa natin silang mapasalamatan. Mapasalamatan ang mga manggagawa, mapasalamatan ang mga doktor, ang mga inhinyero, ang mga abogado, ang mga guro, ang mga lingkod bayan, ang mga tao na nag-aalay ng kanilang oras, lakas, panahon, at kayamanan para sa paggawa ng mabuti. Kahit napakaliit na bagay, kahit simpleng pagkilos, ang bawat paggawa, basta ito'y nakaugat sa kabutihan at ipinapahayag sa diwa ng pag-ibig, ito ay nagkakaroon ng halaga. Ito ay nagkakaroon ng pagpapamalas ng presensya ng Diyos sa bawat isa. Kaya mga minamahal na kapatid kay Kristo, di po ba kung minsan, syempre po, bahagi ng ating pagiging tao, pag tayo gawa ng gawa ng gawa, eh, napapagod po tayo. Minsan nga po, nagkakaroon pa tayo ng karamdaman. O kaya, limbawa sa dami ng ating mga pinagsisikapan na ganapin para sa mga mahal natin sa buhay, o limbawa yung mga OFWs na nasa ibang bansa, na talagang kumakayod, hindi lang sa isang trabaho, kundi marami pang mga gawain. Papansin po natin, bagamat mayroong pagtukoy sa pagod ng katawan, ng pisikal na katawan, yung tinatawag na stress, at yung panghihina, pero kapag bumabalik doon sa motibasyon, pag bumabalik doon sa tanging layunin at hangarin, at pag bumabalik sa kahulugan at dahilan ng ginagawa, at ito'y dahil sa paggawa ng mga bagay na magdudulot ng kabutihan sa mga taong kanyang pinahahalagahan at pinapahal, kung maging sa malasakit sa kapwa, agad na papawi ang pagod. Kung minsan ngayon nalilimutan na ang nadarama, dahil higit na nangingibabaw ang ligaya sa pagdudulot din ng mabuti sa mga tao pinapahal. Mga kapatid, sa gabi pong ito, muli tayong sasamahan ng isang kapatid sa pananampalataya upang magbahagi ng kanyang karanasan sa larangan ng pananampalataya at sa kasalukuyang pandemya na ating naranasan. Siya po ay kasalukuyang nasa bansang Japan. Siya po ay isang miyembro ng Legion of Mary sa Our Lady of the Pillar Cathedral Parish. At siya po ay walang iba kundi si Geran Ramos, na kasalukuyan po ngayon nagtuturo at nag-aaral doon po sa bansang Japan. Kontakin ko po siya. Good evening. Good evening po, Father. Hello, Geran. Salamat sa iyong pagtanggap sa aming paanyaya para sa online faith sharing na ito. Malaking bagay na sa ating ginagawang online page sharing ay magdulo tayo ng inspirasyon at alam ng pananampalataya sa mga kapatid natin na nakikilakbay ngayon sa atin na nasa kanikanyang mga tahanan. Puro magandang pakilala mo rin, Geran, yung iyong sarili at ibahagi ang iyong karanasan habang nandyan ka sa bansang Japan. Sige, Geran. Gandang gabi po. Ako po si Geran Ramos. Ako po isang guro by profession. Ako po ay miyembro ng Legion of Mary katulad ng nabanggit ni Father Randy. Doon po sa, dyan po sa ating diocese ng Imus, ang Lady of the Pillar Parish. Ako po ay miyembro ng Legion of Mary simula po noong Hunyo 2000. Kasalukuyan, ako po ay nandito sa Japan, Osaka, at ako po ay nag-aaral at the same time, ako po ay nagtuturo dito. Dumating po ako dito sa Japan noong nakaraang taon, September 2019. At ang aking asawa po ay dumating noong January 2018. So, muna po siya na isang taon. So, kasalukuyan, Geran, ay isang bansang Japan sa mga naaapektuhan ng COVID-19. At nababalitaan din namin dito sa Pilipinas na meron ng paglaganap pa rin ng virus hanggang sa kasalukuyan. Kamusta ka ngayon, Geran, dyan sa Japan? At paano mo tinitingnan ang mga nangyayaring ito? At paano rin kayo nabubuhay dyan, lalo tigit kasama ang iyong asawa? Sa kasalukuyan po, ang Japan ay nasa ilalim ng isang state of emergency. Nagsimula po siya sa itong prefecture
na kalaunan na nagiging sobrang buong Japan. Matatapos po ito sa susunod na linggo, May 6, pero mayroon pong balita na maaaring itong ma-extend. Bagamat tuloy po ang buhay, dahil hindi naman ito ay hindi po ito state of quarantine, ito ay state of emergency. Meron lamang pong ibang bago, katulad ng sarado ang mga eskwelahan, sarado ang mga malls, mga malalaking event places, at syempre, kasama doon, sarado din ang simbahan. Mapapansin na malaki ang ibinaba ng mga tao na lumalabas, mga tao sumasakay sa pangpublikong sasakyan, katulad ng subway, pero nandoon yung social distancing. Nakamask, pero normal pa din ang buhay, kahit paano. Dito sa Japan, masasabing halos lahat ng tao ay busy. Pero dahil nga dito sa pandemya ito at nagdeklara ng state of emergency, kapansin-pansin, kahit sa aking sarili, magkaroon ng oras para sa kamustahan. Tatlong bagay, kamustahan sa sarili, sa pamilya, at sa Diyos. Sa sarili, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng self-assessment. Kamusta na ba ako dito sa Japan? Dahil katulad nga ng nabanggit ko kanina, pakarating ko lang may itong pangkaraan. Relatively bago pa ako dito sa Japan at patuloy na nag-a-adjust. Kamusta ba yung sarili ko? Kamusta na yung buhay ko dito? Pangalawa, kamustahan sa pamilya. Mapalad po ako na kasama ko ang aking asawa dito. Yung ibang mga kaibigan namin, solo lang sila. So, malaki yung sickness na nangyayari. Lalo't nagpapasalamat ako dahil sa gitna ng pandemya nito, magkasama kami. Napakahirap ng malayo sa pamilya. Tulad po, halimbawa ng pamilya ko sa Ramos. Nagkakamustahan lang kami sa pamamagitan ng grupon, ng tawag. Kamustahan, kaugnay ang Diyos. Ngayon po, sarado ang mga simbahan, so wala pong mga misa. Katulad po natin, katulad niyo po dyan sa Pilipinas, nakikinig at nakikiisa ako sa misa sa pamamagitan ng mga social media. So may mga nabina, may mga rosaryo. Ako po, personally, mas pinipilit na makinig sa misa sa diocese natin or sa Pilipinas. Siguro kasama na dun yung attachment na ilang taon na kong nagsisimba dyan sa atin. So, mas ramdam ko yung presensya ng Panginoon dahil siguro masabi natin Tagalog yung bagamat merong mga misa dito, may misa sa Tokyo, may misa dito sa Osaka, may mga English masses, online English masses. So, mas ramdam ko ang presensya ng Panginoon kapag tayo ay nakikita. Bagamat gustong-gusto na namin magsimba sa simbahan, hindi po pwede dahil mo sa pandemya nagaganap. Nagkakaroon din ako ng oras na magmilay-milay kasama ang aking asawa, nagkakaroon ako ng oras na kausapin ng Panginoon dahil nga sa sobrang kabisihan dito sa Japan, nag-aaral, nagtrabaho. Maaaring blessing na din na mayroong ganun pong pagkakataon na magkamustahan. Dito, Geran, syempre sa Pilipinas, alam natin kapag tayo ay humaharap sa ganyan, sa iba't ibang mga sitwasyon na mapaghamon ang sinasabi. Halimbawa, kalamidad, sakuna, o ngayon ay pandemya. Dalawang bagay ang nagiging matingkad. Una, syempre, yung dapat na may kaalaman tayo sa nangyayari, kung paano ito iiwasan at kung paano natin magagawang mailigtas ang kanikanya nating mga pamilya at communities. At sa kabilang mukha, habang tayo ay sumasaksi sa mga nangyayari, nandun din yung pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya
nandyan yung sama-samang pagdarasal, sama-samang pagpapahayag ng inspirasyon, lakas, malasakitan, bayanihan, tulungan, lahat ng ito ay bunga ng pagpapahayag ng pananampalataya. Diyan sa inyo sa Japan, syempre sabi mo nga sa akin kanina, maraming kamustahan yung nangyayari, ngayon kamustahan sa sarili. Yung pagbabalik tanaw, kamusta na ba tayo? Kamusta na ba ako? Ano ba nangyayari sa akin? Ano bang nangingibabaw sa akin? Ako ba'y positibo sa sitwasyon na ito? O ako ay nawawala ng pag-asa, nangihina? Maganda yun, Geran, kasi syempre, kapag nagagawa natin ang makamustaan sa sarili natin, ibig sabihin, ganun din tayo maalam kung ano mga bagay na dapat natin iproseso sa kalooban natin. Syempre, kung may mga negatibong na nangingibabaw sa kalooban natin, so tutulungan natin ang sarili natin para magkaroon ng positibong panahon. Pangalawa, yung kamustahan sa mga mahal sa buhay, sa pamilya na sinasabi mo. Di ba, Geran, syempre, iba yung nandito ka sa Pilipinas, na alam mo nandyan lang sa imus, kung ikaw man ay may asawa, dahil sa ikaw ay may asawa ngayon, kahit na halimbawa kayo man ay umiwalay ng tahanan, pero alam mo sa Pilipinas pa rin kayo. Pero iba yung sitwasyon na ganito na nga yung may pandemya na nga, tapos wala pa kayo sa Pilipinas at nasa ibang bansa kayo, na kung saan may ibang kultura, may ibang paraan ng pag-arap sa pandemya. Tapos, ngayon, yung pangatlo ay yung karanasan ng kamustahan sa ugnayan sa Diyos. Diyan, Geran, sa Japan, syempre may Pilipino community kayo dyan. May mga namimit ka rin mga Pilipino. At syempre, parang sabi nga, isa sa mga matitingkad sa mga Pilipino kapag pumupunta sa ibang bansa ay yung dalhin yung pananampalataya natin. Hindi man ganun sa larangan na i-convert yung mga ibang mga lahi, pero yung bang ipahayag yung pananampalataya sa larangan ng pagdedebosyon, pagdarasal, at maayos na pakikitungo. Kamusta ang Pilipino community ngayon dyan Japan, sa Japan, Geran? Father, bago pa man yung COVID-19, yung pandemya, dito sa lugar po namin, mayroong dalawang simbahang Katolikan malapit. Holy Family Church, saka yung St. Mary's Cathedral, sa Osaka. Ramdam ko yung dalawang uhaw ng mga tao dito. Una, uhaw sa pananampalataya. Pangalawa, uhaw sa sakramento. Kasi po kapag nagsisimba kami mag-asawa ng linggo bago pa man yung state of emergency, doon po sa Osaka Cathedral, mayroong tatlong klaseng misa, Japanese Mass, English Mass, saka Vietnamese Mass. Yung Vietnamese Mass po, isang beses lang, isang buwan. English Mass, baka pag ko ng Tagalog Mass, doon po sa English Mass, napansin ko na alas 90% Filipino. May mga turista, pero may mga karamihan po ay residente. Malaking konsyente ng Pilipinong nagsisimba, naglilingkod sa simbahan. Choir, lector, commentator, sakristan. Ramdam ko po yung kagustuhang maglingkod ng mga Pilipino at ng mga nagsisimba. Lahat po, aktibong nakikiisa sa misa, may kanya-kanyang misteryo. Kanya lang ako nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng state of emergency. Natigil po yung misa namin simula pa nung panahon ng Kwaresma at hindi po ay nagsisimba online mass. Masasabi ko po na yung samahan po ng mga Pilipino dito napakalakas kasi mayroong kahit sa simbahan mayroon pong Pilipino community na after ng misa, nag-gather sila, kasama kami, at usap-usap. So, yun po yung maaaring nawala ngayong panahon ng pandemya, panahon ng state of emergency dito sa Japan. Ang ginagawa na lamang po namin, through social media, pagamat mayroon kami mga kapitbahay dito, sa kabilang mga building. So,
kasama ng konting ingat, minsan, nangangapit-bahay kami. Madalas po yung term na nangangapit-bahay. So, nung kakulangan sa kalinga ng pamilya, nakukuha namin dun sa mga bago naming pamilya. Pagkamat sarado ang simbahan, nakukuha namin yung napupunan yung uhaw ng namin sa pananampalataya, uhaw namin sa Diyos sa pamamagitan ng social media. So malaki po ang tulong ng social media sa pananampalataya ng mga Pilipino at ng mga Katoliko dito. Punta tayo ngayon, Geran, sa larangan ng pagkilala sa mga karanasan sa Diyos, ng mga faith and religious experience. Sabi nga, every human experience is a religious experience. At syempre, kahit itong pandemic ito, kahit na nagiging napakamapanghamon ng sitwasyon, ay kaya pa rin natin makatagpuan Diyos sa maraming mga bagay. Diyan sa inyo sa Japan, Geran, sa kasalukuyan ninyong sitwasyon, pwede ka bang magbahagi ng ilang mga religious experiences mo o yung karanasan mo sa Diyos na naging matingkad sa mga nagdaang araw? Nung pagdating ko dito at hanggang ngayon sa panahon ng pandemya, lagi ko pong naalala yung tatagang binitawan ni Cardinal Tagle nung nasa klase po kami. Sabi niya, mga bagong misyonaryo ng simbahan ay yung mga OFW. Yung bagamat hindi ako full-time na nagtuturo o nagtatrabaho dito, kasama yung nag-aaral din ako, yung mga Pinoy na nasa ibang bansa, sila nga yung bagong misyonary ng simbahan. Bagamat may mga kanya-kanyang rason bakit nag-abroad, aral, nagtrabaho, nagiging pamilya, migrate, huwag po natin kalimutan na tayo Kristiyano, ibahagi po natin yung pagiging Kristiyano sa iba, bagamat hindi nga sa conversion, ipakita natin si Kristo sa atin bilang isang Kristiyano, ipakita at iparamdam. Ngayon kung sinusubok tayo ng pandemyang ito, huwag po natin ikalimutan na kumapit at magbahagi. Kumapit, patuloy na kumapit kay Kristo sa panahon ng kahirapan, pag-alala, walang pasiguraduhan. Hindi po natin alam na ano ang mangyayari kinabukasan, lalo ngayon na may pandemya yung nararanasan. Kumapit lang po tayo kay Kristo. Pagbabayan niya tayo. Pangalawa, ibahagi yung kinakapitan natin si Kristo. Hindi po natin dapat ipagdamot, bagkus dapat natin ipahagi sa ibang tao, lalo po kami dito sa Japan, Osaka. Minsan, ang sandalan po namin, yung isa't isa. Bagamat hindi po kami magkakapamilya, tinuturing na po namin yung bawat isa na bahagi na ng isang napakalaking kapamilyan, isang napakalaking Filipino community. Ngayong panahon po ng pandemya, dapat nating ibahagi si Kristo, hindi lamang sa mga material na bagay, katulad ng mga pagkain, mga damit, pero ibahagi natin si Kristo sa pamamagitan ng ating sarili. Napakarami ko pong naranasan na Pilipino tumutulong sa kapwa Pilipino. Pilipino nagbabahagi sa kapwa Pilipino. So mas masaya po pakinggan na Pilipino tumutulong sa lahat ng tao, hindi lamang kapwa Pilipino, hindi lamang sa Kristiyano, pero po sa lahat ng tao. Patulad po ni Kristo, mas mainam po siguro na ibahagi natin yung sarili natin sa papaanong paraan. Pagbahagi po ng oras, yung simple pong katulad po dito nararanasan namin, madalas yung lungkot. Dahil malayo nga po kami sa pamilya, hindi po kami agad-agad na pwedeng pumara ng jeep at umuwi sa bahay namin. So, napakamahal po ng pamasahe at minsan wala pong ganong malaking bakasyon. So,
Ang ginagawa po namin, kumakapit kami sa bawat isa. So, nagbabahagi po kami ng tinga, saka oras, panahon. Kung bagamat hindi po siya hindi po siya sinasabi verbally, nararamdaman po namin na ibaibigan namin nalulungkot. Sige, tayo sa kanila. Kaya kami nangangapit bahay. Yun po yung madalas na term namin, nangangapit bahay. So, mainam po na makinig, dumamay, at pangalawa ho, mas mainam din na ipagdasal namin ang bawat isa dito. Kasi dati sa Pilipinas, hindi po maunawaan yung bakit kaya sila nalulungkot sa abroad, kasi masaya sa abroad. Tulad po sa may mga snow, may mga galaan. Pero kakaiba po talaga kapag ito yung mismong nakaranas na nandito na hindi maiwasan na malungkot, katulad po nung mga unang buwan ko dito, bagamat nandito ang aking asawa, malayo naman sa pamilya, malayo sa kaibigan. So, yung lungkot na nararanasan po namin, na pupunan po yun ng bawat isa. Napupunan po yun ng pagkapit sa Diyos, napupunan po yun ng linggo-linggong pagsisimba, online mass o papunta sa simba. Yung halaga na sinasabi natin ngayon, di ba pinag-inilayan natin yung paggawa, yung halaga ng paggawa, at bawat paggawa ay dapat paggawa na patungo at nagmumula sa kabutihan. Yun yung ating pananampalataya. Yung gagawa ka kasi alam mo ito yung makakabuti. Hindi yung gagawa tayo kasi gagawa dahil mananampalataya tayo, o tayo ay magyayabang sa kapwa natin. Diyan sa inyo sa Japan, sabi mo nga, sinishare mo sa bawat isa sa amin ngayon, napaka-alam nung una yung diwa ng bayanihan, tulungan, malasakitan. Siyempre, Pilipino sa kapwa Pilipino. Pero ang ganda nung binanggit mo kanina na sana, mas lalo pa nating lawakan yung nasasakupan ng ating kakayahan na bigyan ng, o gawa ng mabuti, kagaya siyempre, ng ibang lahi o ng ibang mga communities na ating nakakasalamuha o yung nakakasalamuha dyan, no? Na yung ating pananampalataya, isang pananampalatayang buhay. Diba, kahapon nga sa online faith sharing na i-share ko sa mga nakikinig sa atin, kaya daw tumataas ang bukasyon sa pagpapali at pamumuhay bilang isang religyoso at religyosa, at tumataas din ang bilang naman nagpapamitnyag dyan sa Japan, ay dahil yung pagsaksi ng mga Japanese sa kabutihan ng mga Pilipino Catholics. Yung nakita nila, parang ang ganda ng pagpapahayag nila ng pananampalataya. At hindi lang sila nagpabinyag, kundi yung kanilang buhay, na-appreciate pa nila, tinatawag ako ng Diyos sa buhay pagpapahayag, tinatawag ako ng Diyos sa buhay pagmamahal. At talagang, yun ay sa tingin ko isang konkretong halimbawa na kapag tayo ay gumagawa, lalo na sa paghahari ng Diyos, lalo na sa pagpapadama ng Diyos sa mga taong ating minamalasakitan, tinutulungan, ginagawa ng mabuti, maging yung tao na ating ginagawa ng mabuti ay makakadama ng presensya ng Diyos na buhay na nasa atin. Geran, sa pagkakataong ito, ayaan mo ibahagi ko sa iyo yung ilang mga pagninilay ng mga kapatid natin na nakikilakbay ngayon. Babalikan kita, ha? Kasama po natin ngayon sa ating pagninilay ang mga sumusunod nating kapatid. Una, si Ate Eloisa Manalo. Sabi niya, good evening po, Father Randy. Prayers po para sa mga frontliners like Shane and Aldrin. They asked me na ipag-pray sila. Salamat po, Father. Yes po, we are praying for all frontliners sa lahat ng gumagawa ng mabuti, lalo na sa mga kapatid natin na naapektuhan ng pandemyang ito. Kasama natin din ngayong gabi si Ate Chanda Beho, Sister Chen ng Sisters of Charles Borromeo, Ate Ellen Esperida, Kuya Edward, and Ate Shirley Lu, Ate Cathy Soriano, Ate Nen Halyare, Jean Sunier, at syempre ang nanay ni Geran, kasama natin si Ate Grace Ramos. Hello po, Ate Grace. Salamat po sa pakikilakbay niyo sa amin ngayon ni Geran. Sa tingin ko yung nababawasan ng homesickness ni Geran, no? Dahil nakikita niyo ngayon siya.
sabi po ni ano, papasalamat si Ate Jean sa kanyang natanggap na blessing. Ate Maylene Dilliergan, Ate Maridel Encarnacion, Ate Arceli Cambal Gulipardo, Ate Early Raqueño, Ludi Liaban. Kasama din po natin si yun. Si Ate Ligaya Tocayo. Sabi po ni Ate Thea Patricio, magandang gabi po sa lahat, papuri at walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Tama po na iba kumilos ang Panginoon. Masigit kung po napatunayan niya nung ako ay nagkasakit ng cancer. Una nagtanong ako sa kanya bakit ako, pero unti-unti sinagot niya po ang mga tanong ko sa bawat araw na lumalaban ako sa sakit na cancer. Salamat po sa Diyos sa awa niya at abag. 2.5 years na po na po akong survivor sa tulong ng malalim na pananampalataya ko sa kanya. Nakayanan ko po ito, kaya sabi ko walang ibang ibibigay ang Panginoon sa atin na hindi natin kayang harapin at pagtagumpayan. Basta magtiwala tayo ng buong puso sa kanya, lahat ng ito, siya lamang ang may kasagutan. Noong time nga po na after graduation ko sa San Juan de Dios Hospital, ginawa ko po everyday, maglakad ako papuntang Baclaran Church, doon lahat ibinuhuhus ko ang mga daing ko sa Panginoong Diyos. At salamat sa Diyos, pinagaling niya ako. Katunayan nga po, minsan, nag-attend ako ng mass. Ikaw po, Father Randy, ang pari na nag-misa. Tuwa-tuwa po ako kasi sabi ko, sa Imus Cathedral tayo dati, at tapos bigla nakita ko na kayo roon. Maraming salamat po. Alam po ninyo, yung pagmimisa ko po sa Baclaran, ito po ay isa ring pagtanaw sa mahalagang bahagi ng simbahang ito sa aking bokasyon. Na, nung ako po ay bata, dinadala po ako ng nanay ko doon. Nanay ko po yung itinda ng isda, tinapada, yung tuyo. And then pag nakakubos na po siya, eh, doon niya po ako dinadala. Nagdadasal kami, nagpapasalamat sa naubos na paninda, syempre sa biyaya at grasya ng buhay. Napakaganda po nung ibinahagi ninyo tungkol po sa pagharap ninyo sa inyong karamdaman, no? Na ang pangunahing pinanghawakan po ninyo ay siyempre habang kayo po ay nakikinig sa mga bili ng doktor at dapat ninyong ganapin sa inyong kalusugan at sa inyong katawan ay yung inyong po pananampalataya. Ang pananampalataya po natin ay punong-puno ng misteryo. At sa kabila ng punong-punong misteryo ng pananampalataya natin, alam natin kapag ang lahat ay nagawa na natin ipagkatiwala sa Diyos, manalig sa Diyos, lumapit sa Kanya, alam natin ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan. Salamat po dahil sa pagkakataong ito, nagbabahagi na po kayo ngayon ng inyong mapagpalang karanasan. Kasama din po natin ngayong gabi, nakikilakbay sa atin si King Mendoza, isa pong directis ko dati, si Ate Ligayan Pocayaw. Si Ate Len Haljaray, bumabati rin ng magandang gabi. Kasama natin si Enpoy Glean, mula sa Baylen. Carlos Malaluan, isang seminarista na nasa Mendez. Cecilia Palahe, good evening din po sa inyo. Good evening po, Brother Geran Ramos. No? Bumabati sa iyo si Ate Cecil. Si Ate Elizabeth Alfonso, nanonood po at nakikibahagi sa atin. Good morning daw po, kasi nasa US po siya. Sabi po ni dito. Nabati din po sa atin si na Ate Eugene John Ree. And Poy, God bless po Kuya Father from Poy Justin Cali, Nanay Ori. Good evening sa inyo. God bless. Mag-ingat kayo palagi. Dean Cruz, nabahagi din natin ngayon. Sabi niya, magandang gabi, Father. Yun, magandang gabi po, Father. Sana tuloy-tuloy na to. Opo, sikapin po natin habang tayo nasa ganitong klaseng sitwasyon ay makapagsuportahan po tayo sa karanasan ng pananampalataya natin. Magandang gabi po, Father, nabati si Ate Elisa Loreto. Maganda po, nakinig, nakakawala ng problema. Sana po matapos na ang krisis, bumalik na po ulit tayo sa normal. Opo, makakaraos din po tayo, Ate Elisa. No? Sabi ni Ate Len Haniere, Brother Gerard, Brother Geran, meron din po bang the minister? Legion of Mary dyan sa Japan. Member din po ba kayo marami sa... May Legion of Mary ba dyan, Geran? Hello, Geran? Hello po. Okay. Meron pong Legion of Mary dito. Pero mostly Japanese, saka
Korean po ang mga presidium. So, kulang po sila sa Filipino community o ang presidium na English yung ginagamit. So, humihingi po ako ng dasal na sana matuloy yung English presidium na gusto nating buuin. So, diyan sa Japan. Maganda nga yun, Geran. No? At least yung isa din sa gaya ng sinishare mo kanina, no? Yung madala niyo yung ating ganitong mga religious organizations na syempre kayo, mga Pilipino, ay makagawa din ng mga apostolic works dyan sa Japan, sa inyong parokya kung saan kayo sumisimba at natitipon. Kanina may iniwan akong guide questions o gabay-bahaginan sa mga kapatid natin. Sabi ko dun sa tanong ko, Geran, ay paano natin... po. Yung gabay na katanungan po na pinost ko kanina sa ating Journey to Faith group, paano natin nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa pandemya ito? Tayaan po ninyo na ibahagi ko sa inyo ang ilang mga pagbabahagi ng mga kapatid natin na nagbigay po ng kanilang pagninilay. Sabi po ni Ate Lourdes Ambatali, no? Nararamdaman ko po na di niya kami pinababayaan sa lahat ng oras. May pagkain kami lagi sa pagkainan, wala po kaming karamdaman at pinapatnubayan po niya ang aking mga mahal sa buhay na malayo sa aking tabi. Kahit ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng biyay at pagpapala ng ating poong may kapal. Kaya din po sabi ni Brother Glenn Piyad, through the experiences we face every day, we see how God amazingly works in mysterious ways. He heals, He comforts, and He never leaves us as we suffer and ask Him as we pray. No? Ganda po ng mga pagninilay ng ating mga kasamahan at talakbay dito sa ating online faith sharing. Sabi po ni Ate Maylin Tanyagras, lagi ko pong nararamdaman ng Diyos, lalo na po ng panahong wala na kaming kapera-pera para pambili ng aming mga pangangailangan sa bahay. Sa kadahilanan nga pong lockdown, hindi po nakasweldo ang aking kabiyak. Pinagkatiwala ko lang po sa Diyos siya na siya ang bahala sa amin. Marami po siyang pinadala na naging instrumento ng mabubuting tao na nag-alok, nagpahiram sa akin ng panggastos after po ng mahigit isang buwan, ay awa po ng Diyos, pinasahod na rin po aking kabiyak at nakabayad na rin po. At binigyan niya po kami ng malakas na pangangatawan at mabuting kalusugan. Lahat po ng aking panalangin, lagi pong may mabilis na tugon ng Panginoon. Kaya lalo po lumakas ang aking pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po. Mga kapatid, mapapansin niyo po, kapag tayo ay laging nagpapahayag ng ating pananampalataya, yung ating pong pananaw sa buhay, napaka-positibo. Yun bang, habang tinutukoy natin yung mga suliranin, pagsubok o mga hamon na ating nararanasan o maging mga damdamin na matingkad sa ating kalooban, ay hindi natin iwinawabaglit o iniaalis sa ating isipan, nakasama natin ang Diyos at napakahalaga po. Bakit? Kasi alam natin, hindi na natin dapat pagdudahan ng Diyos sa buhay natin. Ang daming niyang ginawa simula pa noong una. At alam natin hanggang ngayon, may gaganapin siya sa buhay natin. Salamat po sa inyo. Sabi ni Ate Mary Ann Payet, nararamdaman ko ang pagkilos ng Diyos kahit masalimu at may takot at walang katiyakan ang hinaharap, ay nakakakita pa din ako ng mga mabubuting taong handang dumamay sa kanilang kapwa-tao kahit sa maliit na bagay man lang. Kumikilos ng Diyos kasi kahit na mahirap at nalalagay sa alanganin ang buhay ng ating mga frontliner, sila ay patuloy pa ding tumutugon sa tawag ng kanilang tungkulin kahit na isasakripisyo ang kanilang pamilya. Kumikilos ng Diyos kasi may mga tao pa rin positibo ang pananaw sa buhay kahit sa gitna ng kahirapang nararanasan. At kumikilos ng Diyos kasi may bahaginan katulad nito na nag-uugnay sa atin sa iba't ibang dako ng totoo po yan, Ate Mea. Yun bang, habang tayo ay sumasaksi sa nangyayari, marapat din lang na sumaksi tayo lalatigil kung paano ang dami-daming tao, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kasama ng ating Santo Papa at ng buong simbahan at ng iba't ibang mga nagpapayag ng kanilang pagkilala at pagpapahalaga sa Diyos, na may magagawa tayo, magtulong-tulong tayo, magbayanihan, magmalasakitan,
at pambigay ng ating bahagi. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, habang pinagdidilayan natin ngayong gabi ang kahalagahan ng paggawa ng mabuti. At ito'y namamalas sa mga manggagawa o sa mga kamanggagawa natin. Ay tayo ay mga tao na laging merong kakayahang umunay, gumawa. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tumayo lang maghapon. Nilikha tayo ng Diyos para umugnay sa kapwa natin. Kaya tayo may mata para masaksihan natin at makita ang kagandahan ng nilikha ng Diyos at makita na may kasama tayo sa mundong ito. Kaya tayo mayroong pandinig para marinig natin ang tinig ng ating kapwa. Maging ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga pagdaing, ang kanilang mga istorya ng buhay. Kaya tayo mayroong kakayahan na makapagsalita para maipahayag natin hindi ang mga salita na nagdudulot ng bigat at sakit, kundi ang mga salita na nagdudulot ng lakas, ng pag-ibig, at ng pagbangon at pag-asa. At lalatigid upang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Kaya sa ganitong paraan, nararanasan natin ng Diyos na ipaparanas din natin ng Diyos sa kapwa natin. Kaya alam po ninyo sa seminaryo, isang mahalagang bagay na pinagsisikapan ko pong pakaingatan sa aking pagkapare ay yung imulat sa amin ng aming mga tagapagubong ang kahalagahan ng mga kamanggagawa namin. Yung mga personnel na hindi kami hiwalay sa kanila. Ginagawa namin ang bahagi namin bilang pare, may ibang tao din nagbibigay ng kanilang bahagi. At doon natin makikita, kaya tayo ginigising ng pananampalataya natin palagi. Na tayo ay isa lang ang direksyon. At ito ay yung tagpuin ng Diyos sa bawat kabutihan na ating pinagsisikapan, gayon din sa bawat mabuting ginagawa natin sa ating kapwa. Tagpuin natin siya sa kapwa natin. At ang kapwa naman natin ay matagpuan siya sa kabutihan ng paggawa natin. Baligan po natin si Geran. Geran, napakinggan mo ba ang mga pagninilay ng ating mga kasamahan sa online page sharing? Opo. So sa pagkakataon ito, Geran, nais kong ibigay sa iyo ang pagkakataon para magbigay ng iyong mga pangwakas na pananalita sa mga kababayan nating Pilipino, sa mga kapwa nating Katoliko-Kristiyano, maging sa mga kapatid natin na ngayon ay dumaranas din kagaya ng mga dinaranas ng bawat bansa sa pagharap na ito sa pinatawag na isang pandemya. Sige po, Geran. Ito pong pandemya din pong nararanasan natin, naniniwala po ako na ito ay isang paglalakbay. At mas malinaw na gawin natin itong paglalakbay dito kasama si Kristo, kasama ang Diyos, kasama ang bawat isa. So, katulad ng nabanggit ko kanina, kumapit hindi lamang kay Kristo, pero kumapit sa bawat isa. Bagamat tayo ay mayroong, ironic na eh, bagamat meron tayong social distancing, ang term na gusto kong gamitin, kumapit. May mga kanya-kanya po tayong pangangailangan, pero yung pangangailangan na yon, maaaring matugunan ng bawat isa. Maaaring yung pangangailangan na yon, maaaring maresolba ng ating kapamilya, mga kasama. So, yung pagkapit po na ito ay napakahalaga sa paglalakbay dito sa panahon ng pandemya na ito. Kumapit po tayo kay Kristo dahil siya po ang dakilang manggagamot. Naniniwala din tayo na si Kristo ay hindi po tayo papabayaan. Kasama po ni Maria, naniniwala po tayo na malalagpasan po natin ang pandemyang ito sa tulong ni Kristo, sa tulong ni Maria, sa tulong ng bawat isa. Tayo po ang maaaring ipinadala ng Panginoon para gumawa ay tumulong sa bawat isa. At pangalawa, nais kong balikan yung pagbabahagi. Huwag po natin ipaglabot yung kakaunting meron tayo, kakaunting panahon, kakaunting maaari tayong makinig, malaki po ang itutulong noon sa, lalo ngayon
panahon ng pandemya, itong paglalakbay na ito, yung simpleng kamustahan, napakalayo po nang mairarating doon, yung simpleng okay ka lang ba? Yung simpleng pagpalakpak at pagpapasalamat dun sa ating mga frontliners, yung simpleng pagbabahagi, napakalaking bagay po. Kung isipin po natin, kung lahat tayo ay magbabahagi ng kakaunti, yung kakaunti lamang, kung ipagsama-sama po yun, napakalaking bagay. So dalawang termino po ang gusto kong ibahagi. Yun nga pong kumapit kay Kristo at kumapit na bawat isa at magbahagi. Ibahagi po si Kristo. Tayo po bilang Kristiyano, ibahagi po natin yung ating pananampalataya, ibahagi natin si Kristo sa ibang tao. Maring iba ang paniniwala nila, pero sa mga kinikilos po natin, maibabahagi po natin si Kristo. So, huwag po natin kalilimutang tumawag sa Kanya, huwag po natin kalilimutang humingi ng gabay, at huwag po natin kalilimutan na kumapit. Salamat, Geran. No? Kanina habang nakikinig ako sa iyong mga huling pananalita, ay isang bagay ang sumagi sa isip ko. Ang ating pagkatao bilang mga nilikha ng Diyos ay laging nakatadhana sa diwa ng pakikipag-ugnay at hindi pakikipag-hiwalay. Maaring sa puntong ito, physically, magkakahiwalay tayo kasi parang huwag nang kumalat ang virus at huwag din tayo maka-apekto o tayo maapektuhan o mahawaan. Pero sana ang kamalayan natin, ang mga hinahangad natin, mga bagay na iniisip at pinagsusumikapan at ginagawa natin ay laging nakaugnay para sa tinatawag na pangkalahatang kabutihan. Kabutihan ng ating pamilya, kabutihan ng mga tao na sa paligid natin, at kabutihan ng ating kapwa. Tapusin natin itong ating bahaginan sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabayan po ako, Geran, ha? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, uli na naman kaming nagtatapos ng isang makabuluhan at mabungang bahaginan. Salamat sa biyaya ng pananampalataya na nagsisilbing tugon namin sa patuloy mong pagpapamalas ng iyong pagka-Diyos at ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa araw na ito, kinikilala namin ang lahat ng paggawang mabuti ng bawat isa at ng mga manggagawa. Salamat dahil ganito ang biyaya at kakayahang ipinagkaloob mo sa amin. At naway patuloy mo kaming ituon, patuloy mo kaming tulungan na ituon ang aming mga pansin sa kung paano nakipamuhay si Jesus sa amin ng iyong anak. Upang sa gayon, lagi kaming maghangad bilang pansarili namin kapakanan lamang. Pagkus kung paano kami makapag-aalay din ng sarili gaya ng ginanap ni Jesus sa bawat isa sa amin. Dinadalangin namin sa gabing ito ang lahat ng mga tao walang kapakuran sa paggawa ng mabuti. At naway, patuloy mong pag-alabin ang kanilang mga pagkilos at paggawa upang madulot pa ng inspirasyon at positibong pananaw at pagtingin, lalo digit ng mga kapatid namin o sa mga kapatid namin na ngayon ay nawawala ng pag-asa, nahihirapan at halos sumubunan. Sasama-sama namin pagpapahayag ng pananampalataya na huwag magawa naming matugunan, paglabanan at mapagtagumpayan ang kasalukuyang pandemya na aming naranasan. Ang lahat ng tinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at nawa ay pagpalain ka na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat, Geran, sa iyong oras at panahon sa pagbabahagi na ito. Mag-iingat kayo palagi ng iyong asawa at ng mga kapatid nating naririyan. At maging nagkakaisa tayo palagi sa ating pagpapahayag ng pananampalataya at pananalangin para mapagtagumpayan na natin ang pandemyang ito. Sa inyo pong lahat ng nakilakbay sa amin ni Geran ngayong gabi,
nagpapasalamat po kami sa pagbabahagi ninyo ng inyong mga pagninilay. Naway sa kabila ng mapanghamong sitwasyon na ito na ating patuloy na hinaharap, lagi nating tatandaan. Pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Radio de Jesus po, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, abang tayo po'y humaharap sa isang pandemya. God bless you po.